Samantala, ginit ng Department of Justice na umuusad ang reklamong murder labang sa suspendidong si Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na may sinusundang proseso sa batas kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga akusado na sumagot sa reklamo. Wala rin anyang malaking epekto ang pagbawi ng testimonya ng mga suspect na nagtuturo kay Congressman Teves bilang mastermind sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo at siyang pang biktima ng massacre. The issue of recantations is very simple. You go to the, tingnan nyo ang mga libro ng batas. Recantations are frowned upon by the courts. Hindi po tinitingnan ng korte ang pagbabawi ng salita sa isang magandang, bilang isang magandang asal. Kasi hindi ho naaasahan yung mga tao nagbabawi ng salita. Pagbabawi ng salita na binitawan na sa isang affidavit o kaya sa isang testimonya ay hindi ka panipaniwala at ito ay hindi dapat bigyan ng bigat sa pagtingin ng isang tao. Plano din ni Remulla na paimbestigahan sa Integrated Bar of the Philippines si ang abogadong si Ferdinand Topacio na nagpakilalang abogado nga ni Teves pero walang nilalagdaang dokumento. Di ba nagsisigaw yung ano, yung attorney Topacio, na kliyente niya yan, pero wala siyang pirma. Iyon papaibestigahan din namin sa IBP yan. Yung ganung mga salita na marami pang sinabi ito kung sa kaso, dahil kliyente niya raw, tapos wala naman siyang pinipirmahan, eh dapat makaabot din sa IBP yan. Trifling with the judicial process is not acceptable by any means to our country. Patuloy namang kinukumpirma ng DOJ ang balitang nagpapalipat-lipat na ng lugar si Congressman Teves matapos ibasura ang hirit na political asylum sa Timor-Leste. Nauna nang pinahayag ng DOJ na nagpalabas ng ang Interpol ng blue notice labang kay Congressman Teves kaya agad na ipaalam sa pamahalaan ng Pilipinas ang pagdating nito sa Timor-Leste.